pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agri Amadeus. Mahilig ba kayo kumain ng mais? Ngayong araw, isang variety ng mais ang aming i-introduce sa inyo. Ito nga po ang Purple Corn. Meron tayong makakasama na may magandang teknolohiya para sa mais na ito. Kaya abangan niyo po yan. Ito po ang Agri Amadeus. Babalik po ang Agria ka dyan. Ngayong araw, ang makakasama po natin ay galing po ng San Antonio, Zambales. Siya nga po ang may-ari ng Bukid ni Juan. Kasama po natin si Ma'am Flor Domingo. Hello po! Hello po! Magandang umaga po! Hello ma'am! Good morning din po! And ma'am, ano ba itong Bukid ni Juan? Ang Bukid ni Juan po ay isang integrated diversified farm. So, ibig sabihin ay merong crops and animal components. Isa na nga po dito yung sa crop component ay yung purple corn. Purple corn. Opo. Kailan po nagsimula ang Bukid ni Juan? Nagsimula po ang Bukid ni Juan ng 2016. Dati po siyang pasture area. Nabili namin siya ng mid part ng 2016. So, nag-start kami ng coconut. Start siya ng coconut plantation, then nag-integrate kami ng citrus and cacao. And then the following year, 2017 onward, nagtanim na po kami ng corn, starting ng white corn. Then sumunod yung purple corn, pigmented, yellow corn. So lahat po ng klase ng corn, we tried, pero we found out na malaki ang income sa white and purple corn. Oh. Ma'am, I heard na ang Bureau of Plant Industry ay nag-award na grant sa inyo ng certificate. Ito nga yung tawag natin PAP. Ano po ito? Ito pong Field Gap Certification na ito, ito po ay all about food safety. Food safety? Food safety po. So kapag sinabing ikaw ay GAP certified, 100% safe yung iyong product. Ano ba mga qualifications para tayo ay makakuha ng certification na ito? Kailangan lang pong sumunod ka sa protocols ng Good Agricultural Practices. Ito yung health una, health ng workers included, kasama din yung health ng halaman. Oo. And health ng consumers. So, sa health ng consumer, ang ginagamit natin dito sa ating farm, tama ba kung mga organic? Ang field gap po ay not necessarily organic. Pwede kang gumamit ng inorganic na fertilizers and pesticides as long as pagdating ng iyong harvest, wala na yung residue ng pesticide kung gagamit ka ng pesticides. But for Bukid ni Juan, hindi po kami gumagamit ng pesticides. Oh, anong ginagamit si ma'am? Wala po, natural. Natural? Okay. Hindi kayo gumagamit ng mga sacrificial plants, tinatawag? Yun po yung kasama doon sa natural farming. Mm-hmm. Yun yung gagamit ka ng sacrificial plants, gagamit ka ng mga attractants. Hindi kami gumagamit ng pesticides, specifically ng insecticides, fungicides, herbicides. Hindi po, kasi yung aming mga weeds ay kailangan ng ibang component ng aming farm.
Opo. Isip ko, ano ba? Kasi nag-start kayo 2016. So, itong mga sinatawag natin na nag-galway pesticide, sobrang effective ba? Yes po. Hindi po ito ginagamit ng ano ng farmers na by hectares. Maluluwag na ektarya yung ano yung taniman nila. So napaka-laborious po nito. Napaka-raming tao ang kailangan mo kapag ginamit mo yung technology namin sa pest management sa corn. Opo. Gano'n ba kaluwag ang ano Bukid ni Juan? 800 square meters lang po ang Bukid ni Juan, and then ang taniman namin ng corn is total ng 1,000 square meters lang. So dito, ito pong 1,000 square meters na to ay hindi ito nakalagay sa isang lugar. So iba-iba po to. Halimbawa, nasa ang first planting namin, ang planting namin ng January, halimbawa, is nasa eastern part, mga 200 square meters. So another 200 square meters na naman sa ibang parte. So kalat-kalat po siya. And then dun sa second planting na naman namin ng February or March, babalik doon sa ano. Planting ng March is babalik doon sa dati. Ng first ng planting ng January kasi po mga 60 to 68 days lang yung aming mga corn. So pabalik-balik lang po hanggang maubuhan, hanggang mataniman yung 1,000 square meters. Opo. Bakit ganito yung ating ano strategy? Bakit iba-iba ng lugar? Depende po kasi doon sa temperature. Di ba po buwan-buwan nag-iiba? Nag-iiba yung direction, so, nag-iiba yung... Dapat ito po doon sa ano, sa weather natin. Opo. Dapat po talaga naka-align doon. Tinitingnan natin lagi yung ating weather patterns. Kasi po ang corn is kailangan niya ng meron siyang temperature requirement para maganda yung kanyang bunga. Opo. So, tama ba ako all year round ang inyong pagtatanim ng corn? Yes po. During rainy season, meron po kaming protective area, yung tinatawag naming boulevard. So pinagawa po talaga namin 'yon na parang plant box na napakahaba, and then meron siyang protective na plastic. Mm-hmm. And then iniilawan po namin 'yon kapag kulang, sa temperature. Hindi niya nakuha yung temperature requirement niya doon sa natural na binibigay ng araw. So naglalagay po kami ng artificial. Uh-huh. And then may protective para hindi siya masira ng ulan. Masira ng hangin, masira ng ulan yung ating mga bulaklak saka mga bunga. Then after rainy season, nasa field na po sila outside ng protective cultures. Uh-huh. Saan niyo nakuha yung ganitong klaseng technology? Nasa Agriculture University po kasi kami, and then may mga trainings din kaming na-attend, and then dahil nasa research department po ako, so nag-check po talaga kami kung ano yung maganda para sa aming mga farmer clientele. Yes. Ang maganda to kasi advantage talaga sa inyo bilang kayo nagpo-farm, theoretical, meron kang knowledge, and then application. Yes po. Magaling. Opo. Eh, nabanggit mo, Ma'am Nicole, nasa research at kayo ay nasa Agri University, ang Bukid ni Juan ay isang learning site din. Yes, ma'am. Nabigay po sa amin ang certificate namin as Agriculture Learning Site noong December 2017. Oh, galing sa 2016, 1 year after na kayo na-award na naging learning site. Yes, ma'am. Na-award kami ng December 1, 2017. And then mag-i-end ito ng December 2022, next year. So may 5 years. So itong learning site na to is renewable. Pwede po kami mag-renew, pwedeng hindi, or pwede kami mag-advance into farm school. Opo. Ano po yung mga tinuturo natin sa ating farm? Lahat po tungkol sa diversified farming, ito po yung halo-halo, complementary crops na tinatanim sa isang lugar. Meron din po, kumpleto po yan, meron siyang carb,
magtanim ka ng carb, magtanim ka ng gulay, ng prutas, and then integrated po kami, meron kaming manok, meron kaming kambing, meron kaming baboy, native, meron kaming native pigs. Concept po ng integrated diversified, sa isang lugar nandun na lahat, hindi ka nalalabas. Saka alam po yung mga ano niyo din, pagdating sa fertilizer, doon niyo na rin kinukuha from chicken manure to sa baboy. Yun na, tama ba ma? Yun ba ang ano, pagkakaintindi ko? Yes ma'am. Ang aming pig manure, ginagamit yan doon sa paggawa ng compost. So, halo-halo lang po yan. Kailangan ma-ferment yan, ganyan. And then yung paggamit, paggawa na meron kaming vermin, African night crawler para sa aming vermin composting. So yung aming mga rejects and then yung cattle manures, ginagamit po namin na pagkain ng aming African crawlers. And then yung vermicast, yun po yung the best na fertilizer sa aming mga gulay and fruits. Kasi meron kaming watermelon and meron kaming melon. So high value. Nag-concentrate po kami sa high value crops. Isa na nga po dito yung purple corn. Purple corn, opo. Ma'am, bago tayo pumunta sa purple corn, ano-ano ba yung, gano'ng katagal ang course sa inyo? Alin po? Gano'ng katagal ang course sa inyo? Pagka tayo nag-aral po. Depende po yun. Tumatanggap po kami ng yung instant galon, yung walk-in. Walk-in. Meron kaming walk-in. Pag nandun na sila at gusto nila, gusto nilang malaman ng mga technology ng bawat crops, andun po, right there and then, magbibigay kami ng lectures. Depende doon sa kanila kung hanggang kailan nila gusto. Kung gusto nilang maghapon kami, and then at nandun sila maghapon, kasama ng hands-on, then binibigay po namin sa kanila yon. And then meron din kaming mga schedule. Opo. Meron kaming schedule trainings. Nakakahingi po kami sa Agricultural Training Institute ng fund para sa pagkandak namin ng training. And opo, after yun po. Yes, sir. And then meron din po kaming nahihingi sa university and then other funding agencies. Hindi man po ito inform ng pag-fund sa food ng aming participants, pero yung mga after training support, yung seeds ganyan. So nakakakuha po kami sa Department of Agriculture Regional Field Office 3. Binibigyan po nila kami doon. Oh, marami din palang benefit. Opo. Opo. Ma'am, pasok na tayo sa purple corn, no? Ang purple corn, marami tayong alam na corn. White corn for human consumption and yellow corn for the naman pig naman. Tama. Itong purple corn, kailan ba ito dumating sa atin? Parang bihira pa lang nakakita po ng purple corn. Nakita po namin ng purple corn nung nag-attend kami ng sunflower maize. Sunflower maize po ng Allied Botanical sa tayo Pangasinan po yata yon ng 2018. So nag-attend po kami doon namin nakita doon. We tried, bumili na kami ng seeds doon. We tried and then okay naman siya. So trinay namin siya ng planting ng every 2 months. Kung i-compare natin yung sabi mo lahat ng corn dumaan sa inyo. Kung i-compare natin yung tatlong corns na yon, ano po yung pinagkaiba nila? Ang white corn po, mura lang yung seeds niya. So mura lang namin binibenta. And then may time, merong customers na gusto lang niya yung white. Mm-mm. Meron din yung okay sa kanila ang pigmented, yung mix na white and purple. Wala. And then mas marami ang aming consumers ng purple corn. And then dalawang klase po kasi yung purple corn, yung purple magic and purple gem. Anong pinagkaiba ng purple magic sa purple gem? Yung purple magic po is sweeter. Okay. Sweeter sa purple gem. Pero ang purple gem, hindi po siya gaano nagdi-discolor kapag niluluto.
So, pag niluto mo, tapos naluto, purple pa rin siya. Yes po. Ang Purple Magic, ihintay mo siyang mag-mature. Yung mature talaga, 68 days, ganyan. 60 to 68 days depende sa temperature na nasa lugar nyo. So, yung Purple Magic, sweeter siya. Pag matured siya, nagdi-discolor siya ng konti. Feeling ko Purple Magic yung nakain ko doon sa may Pangasinan. Kasi meron doon, hilera yung pagkawakit ka ng Baguio. Diba? Nadaan ka muna ng Pangasinan. Meron mga stopover, nag-iihaw sila ng mga purple corn. First time ko po nakakain ng purple corn, akala ko may sakit yung mais. ang purple magic po kasi, ma'am, ang loob niya is yellow. Purple gem is white. White. So doon natin malalaman. Susunod, pag-akit po ulit, makakain tayo niyan. So, kaya kumukuha ng binhi ngayon. Sabi mo, 1,000 square meters ang ating inatakiman. Sana kayo kumukuha ng binhi. No-order po namin, ma'am, dahil nung una, hindi pa pandemic. So, umu-order kami sa mga agricultural supply. Meron kami dito sa Zambales, sa iba Zambales. Direct kami nag-order sa kanila ng purple corn. Nung nag-pandemic, direct po kami sa company. Nag-try kami nag-direct sa company. Binigyan naman nila kami. Nalaw naman nila kami. Tapos, ma'am, ito na pag-usapan natin paano yung tamang paraan para sa pagtatanim po ng purple corn. So, meron na tayong seed. Ano-ano ba yung kailangan natin? Ano ba yung land requirements natin? Sandy, Madi, ano ba ang kailangan po dito? At ituro nyo nga sa amin, ma'am, paano ba tayo makapagtanim ng purple corn? Ang pinakamaganda pong soil mixture sa corn is sandy loam. Okay naman kung mayroon kayong clay loam. And then okay din naman kapag sandy. Kasi may ginagawa naman po doon para hindi siya matumba. May ginagawa po doon. And then kami sa Bukid ni Juan, pre-germinated ang tinatanim namin. Usual planting po kasi ng corn is direct. By seed. Direct yan ay tatanim mo sa field. Pero yung sa amin po ay pre-germinated. Bakit, ma'am? Bakit din yung pinili? Nakita po kasi namin based sa testing namin na mas madaling makarecover yung pre-germinated. Kasi may root system na siya and then maganda na yung root system. Magkaroon man ng konting deviation sa temperature, uminit man yan ng konti, meron na siya. Meron na siya baon. Compared to seeds na direct planting, naku, mag-a-acclimatize pa po yan doon. Kapag napalalim yung tanim, masyadong mainit, delayed yung paglabas. Unlike doon sa pre-germinated, nakalabas na po yan eh. Sige nga, ma'am. So, from binhi, ilang days para dun sa pre-germinated bago natin i-transplant? 15 days po. 15 days. Hintayin natin ang seed, pre-germinated, then transplant na. Yes po. Tapos, pag na-transplant na natin, ano yung mga susunod natin gagawin? Okay. Pag-transplanting na po, tinatanim siya in furrows. And then doon sa butas na pagtataniman sa kanya, meron na kaming nilalagay na organic fertilizers. Organic fertilizers, meron na siya doon. And then meron din siyang inorganic fertilizers kasi readily available po yung inorganic. So basal application meron na kami. Nilalagyan na namin doon. Then after 1 month, nagsa-side dress kami ng inorganic fertilizers. Para meron siyang baon sa kanyang pagbunga. And then tubig. Opo, yun. Sa tubig. Malakas ba sa tubig ang purple corn? Kumpara doon sa ibang corn? O pare-pare? Pareho lang po sila. Kasi critical po ang tubig sa production ng corn, sa kanyang vegetative, tsaka yung pagpasok niya doon sa reproductive. Dapat po laging may tubig. Hindi naman siya kailangan flooded na parang palay. So, kailangan lang moist yung area niya. Huwag mo lang siyang pabayaang mag-dry
from vegetative up to the second set ng kanya second set ng kanyang reproductive. Bali sa inyo ma'am, anong programa niyo pagdating sa tubig? Meron po kaming solar pump na ginagamit. And then dinadagdagan po namin 'to ng pagkabit ng shallow tube well. Ano po 'yun, ma'am? Shallow tube well pump, ma'am, yung mga tinatawag nilang STW. STW. Kailangan po kasi 'yun. Di ba 'tong balon? Parang balon, ganun ang dating. O iba pa. Drill po siya. Drill yung ano, drill yung pipe. And then merong kakabitan siya ng water pump. Hindi lang kayo nagmamano-mano ng ano, ng dilig. Hindi po. Oh. Mahirap po 'yun pag nagmano-mano ka ng dilig. So padadaanin lang po doon sa faro. Paagos ang tawag. Oo, agos po. Meron po kasi yung pag lagay mo ng nag-fertilize ka ng after 1 month, then hinihil up. Hihil up po yung puno kasi yung kailangan matabunan yung lalabasan ng adventitious roots. Ito po yung anchor roots. Anchor po. Anchor, may anchor roots po siya para hindi po siya matumba kapag lumambot yung lupa o kapag may malakas na hangin. Kasi nga po, dahil matangkad sila, malaki yung tendency na matutumba yan. Lumambot ng konti yung lupa, matutumba yan. Opo. So 1 month, gano'n na ba kalaki ang corn? 1 meter? 1 meter. Oh. Opo. Pag maganda po yung management, aabot na siya ng 1 meter below. 1 meter below. 1 meter below. Oh. Tapos ma'am, so ang maintenance natin ito, patubig, yan, meron tayong nalagay ng fertilizer. Pesticides, wala nang problema kasi natural way tayo. Opo. Pero malakas po sa fall armyworm. Corn armyworm. So Fall armyworm. Ito po yung kinakat po niya yung mga leaves, nagbubutas-butas. Oh, yun pala yun. Natin, mamamatay po yan. So napaka-susceptible po ng corn sa fall armyworm. Pero namamanage naman po siya gamit yung technology ng Bukid ni Juan. Technology ng? Bukid ni Juan. Bukid. Sige nga ma'am, ano ba yung ano ginagawa ni Bukid ni Juan para po dito? Para sa purple. So yun lang po, nag-iisa lang naman po yun na napaka-critical na peste ng purple corn. Ang ginagawa lang po namin dito, pag may nakita na kaming damage, kahit isa lang po yan, isang puno lang ang may damage. So meron po kaming binubudbod. Bubudburan po namin yan ng buhangin. Buhangin lang? Asin buhangin? Buhangin lang po, buhangin lang. Sa amin, dahil hindi kami gumagamit ng pesticide, buhangin lang yung nilalagay namin. Pero ideally, pag gumamit ka ng buhangin para mabilis, lalagyan mo ito, hahaluan mo ito ng powdered insecticide. Oh. So, pagka hindi katulad ng sa inyo na naka-natural way, is may kasama ng pesticide na powder yung buhangin. Pero, na-amaze ako kasi sa inyo buhangin lang. Anong nagagawa ng buhangin? Bakit namamatay itong mga worms? Ang mga larva po kasi sensitive ang skin. Ah, tama. Sensitive po ang skin nito. Tinuro din po sa akin ito ng isang professor . Professor na nakasama ko sa isang project dahil hindi ko na alam kung paano ko i-manage yung aming project. So tinuro niya sa akin ito na lupa yung sinabi niya. Yung lupa na nandoon, haluan ko ng powdered na insecticide and then yun na. Pero sa Bukid ni Juan, para po hindi namin gamitan ng insecticide dahil hindi kami gumagamit noon. So mas magaspang kasi yung buhangin. Kapag meron na kaming nakitang initial, kahit isa lang yan, na puno, lahat yan, lahat bubudburan. Lahat yan, bubudburan namin ng buhangin. Ngayon, kung hindi makuha sa one time, mga 2 to 3 times po namin gagawin yan sa vegetative stage. Kasi mawawala naman po siya kapag na-control mo siya sa vegetative stage, wala ka ng problema sa reproductive phase.
Ma'am, ang pagbudbud nyo, saan nyo nilalagay? Sa dahon o sa puno? Sa loob po, loob. Ah, sa loob mismo. Sa loob po, kasi nandoon po yung uod. Oh, pinapasok sa loob. Opo, doon po siya namamalagi sa uod. Lalabas po yan pagkakain doon sa dahon. So, doon po namin binubudbud kasi nasa loob siya. And then, masyadong sensitive kasi ang skin. Opo. Kaya gumalaw-galaw siya doon sa loob at may buhangin. Magagasgas siya eh. Magagasgas siya. Yes, then, opo, lalabas na yung ano niya, body fluid niya. Opo, yun eh yung cause ng death niya. Opo. Opo. Ma'am, so natapos na tayo sa vegetative, reproductive na tayo. Pasok tayo dito. Paano natin malaman kung hinog naman na itong ating mga purple corn? Maturity date po. Maturity date. So, dapat alam mo. Dapat alam mo. Correct talaga. Opo. Nakalagay po kasi doon sa agronomic characteristics ng isang variety kung ilang days siya. Mm-hmm. So, in case ng purple corn, 68 days. Kapag matindi ang temperature, masyadong mataas yung temperature during the ripening stage niya, nalilessen yung number of days. So, pwedeng 65 lang siya, pwedeng 63 days. Ang count na to, after ng 15 days na pre-termination, o kasama na yun? Count siya sa sowing. Oh. Nag-sow ka, count ka na. Mm-mm. So, 68 days, pero hindi mo siya makikita sa ano lang, physical. Makikita, ma'am. Makikita mo siya sa physical. Yung kanyang tassel sa loob, green. Green pa siya. Pero yung nandito sa labas ay brown na. Pag green pa yon, malambot pa yan. Kapag ano na lahat yan, kapag brown na lahat yan, hanggang sa loob. Yun na. Pang-ihaw na siya. Pang-ihaw na. Pang-ihaw na. Yun ang medyo paglaga. Opo, sa isang puno ba, ilan ang bunga ng mais? Maximum ng 3, 2. 2, isang puno. So sa 1,000 hectares mo, ma'am, ilang puno ang tatanim natin doon? Isang kilo po yung ano eh, isang kilo yung nalalagay namin. So yung 100 grams na isang lata ng purple corn, varying po kasi eh, merong maabot siya ng 500, 600, ganyan. Na seeds. So, yes po. So, napaisip ako kung 600, meron kang 1-2 na bunga. Kasi kung dalawa ang mabibitas natin. Opo. Pero pag nag-compute po kami, isa lang ang kinocompute namin. Kasi sure ball yun. 600 is to 600. Ganon. Opo. 600 po yun. And then, kung maganda, kung malalaki po lahat, pag isa lang kasi ang bunga, malalaki yan. Kapag yung 600 na yan, sabihin na natin meron siyang ilang percent. Sabihin na natin 450 lang, 450 pieces yung maganda. And then divided by 3, so ilan yun? 150 kilos. Yun po, ganun po namin siya kinocompute. Pero mas malaki pa yung sa actual. Opo. Oh, at least eh, meron ka ng sure na nakikita mo na ito yung possible nakita ko. Yes. Ma'am, sa ating pagbabalik, pwede natin pag-usapan paano naman tayo nag-harvest ng ating mga purple corn. Meron ba tamang proseso sa pagkuha po ng ating mga mais sa kanilang mga puno? Pag-usapan po natin yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Ma'am Flor ng Bukid ni Juan. Ma'am Flor, ito nga pinag-uusapan natin yung purple corn. So, ngayon, pag-usapan natin paano ito hina-harvest. Okay. Ang pag-harvest po nito ay tinatanggal siya is manual. Harvesting po. Hindi katulad sa corn na pang-feeds. Meron na silang ginagamit na machine. Pero dito sa purple corn, manual po yan. Tatanggalin mo po yan. Tatanggalin mo doon sa puno. So kung paano mo siya tanggalin, kung saan ka mas convenient,
kung paano mo siya tanggalin basta hindi masisira yung bunga, pwede pong gawin yon. And then, hindi siya pwedeng, dahil GAP certified kami, hindi mo pwedeng ibaba sa lupa yung na-harvest mo. So, meron ka talaga dapat crates. Basket, crates, kung anong pwede mong paglagyan. Sa amin po, ang pinaglalagyan namin ay crates. Meron po kaming mga crates, meron kaming mga plastic baskets na ginagamit. And then, every time na mag-harvest, ilalagay po direct doon. Hindi siya pwedeng ilapag sa lupa. Hindi po pwede yun. Bawal po yun sa pick-up. Then, meron, dinadala po yan sa isang packing area. Meron kaming specified na packing area. Doon po namin yun lilinisin. Doon namin ipapack, depende sa orders. And then, ang orders po namin is, disposal namin is through social media. Ipopost lang po yan. Nakaabang na yung mga followers po ng Bukid ni Juan. So kapag meron na nag-post na yung asawa ko na purple corn available at Bukid ni Juan, ayan na, sunod-sunod na po yan. Yung order, opo. Ano yun, ma'am? Nakadress? Kasi di ba meron pa yun yung natanggalin mo yung balat. Meron naman ako nakita sa palengke, tanggal na yung balat. No, ma'am. Ang tatanggalin namin is yung outer para ma-less lang yung timbang. Kasi hindi yung binibenta ng wala yung balat. Hindi po. Merong balat po. Tinatanggal lang namin yung first tube na takip, and then yung matigas dito sa may baba niya. Tinatanggal po namin yung kasi dagdag timbang. Kawawa naman yung naminili. Kasi po, ang purple corn is, kung malaki siya, tatlo lang ang per kilo. Tatlong piraso. Per kilo? Tatlong piraso lang po ang per kilo niya. And then price, at 100 pesos per kilo. Compare natin sa puti na corn. Magkano ang puti na corn per kilo? Yung puti po namin is 50 pesos lang. Ilan ang laman nun? Ganon din po. Kapag malaki, tatlo lang. Kapag medium size, mga 4-5. Pag small, 6-7. So, hindi nagkakalayo dun sa bigat, pero sa presyo, ang laki ng difference, 50%. Yes, ma'am. Purple corn na lang po ang itanim natin. Okay. Kasi po yung naniniwala yung mga consumers namin na dahil siya ay colored, so yung antioxidant na makukuha nila dun sa pigments. Opo. Dahil nabibigay ng antioxidant ang mga pigments. Yes, ma'am. Sige nga, mapag-usapan natin, ano ba yung mga health benefits na meron dito sa ating purple corn? Una, ma'am, medyo mas mababa ang glycemic index. So, kumpara doon sa rice na yung... Merong mababa at may mataas. So, compared doon, mababa din. Mas mababa yung glycemic index ng corn. Although, medyo mataas siya sa uric acid. Nating corn. And then yung antioxidant. Yung antioxidant na makukuha natin doon dahil sa pigments. Oo. Parang protein ba? Mataas din ba sa protein? Hindi ko po masyadong na yung sa protein. Yung uric acid and then yung sa antioxidants lang yung nakikita muna namin. Opo. Kasi sa ibang bansa, ang corn parang ginagawa na nilang rice eh. Dito lang naman sa atin talaga na kumain ka ng mais, kumakain ka pa ng kanin. Di ba? Yes, ma'am. Opo. Oo. So, ang corn technically is carbs na rin. Yes po. Kaya kung ano, parang sa atin doble-dobling carbs tayo eh. Opo. O, kain ako ng rice sa lunch, ang merienda ko, mais. Ganon. Cereal po kasi eh. Oo. Pero sa ibang bansa, ang ginagawa talaga nila, mais na yung pinaka-carbs nila and then haluan na nila ng chicken, ng veggies, yun ang kanilang diet. Opo. So, pag-harvest nyo, paano ang storage? Saka gano'ng katagal ang tinatagal after harvest? Hindi po kami nag-i-store, ma'am. Pag-harvest, diretso. Kasi nawawala po yung sweetness kapag na-store. Ganun po yung characteristics ng mais. Mawawala yung kanyang, bababa yung kanyang degree breaks. Mm-mm. Kapag na-store siya. So sa
nyo, pagka-harvest, may nakapila ng orders dyan. Yes, ma'am. Diretso na po yun for delivery na din. Wow. So, parang ganitong ginagawa nyo. Ipo-post nyo sa FB yung kay inyong mga corn bago pa kayong mag-harvest. Yes, and po. And then, magpa-reservation. Ganun ang nangyayari. Yes, po. Tapos, ano yan, ma'am? Free delivery for pick-up? Meron pong for pick-up, wala pong pagkakaiba sa presyo kapag dineliver, tsaka pinick-up. Meron lang po kami yung tinatawag na wholesale. Yung presyo ng wholesale namin, mas mababa. Opo. Curious lang ako, ma'am. Pagka ba tayo ay nag-harvest, magbubunga ba ulit ang, ano, ang corn? O isang harvest lang? One time lang po. One time lang. So, one time, papatay mo na ulit and then magkatalip ka na ulit another 58 days. Ang iita yun. Opo. And then yung kanya pong stubbles, corn stubbles, pwede mo po siyang shred at gawing fertilizer. Pwede rin pakain sa mga alagang hayop. Oo. Sa amin, naalala ko yung pinaka corn cob, yun ang pinapakain sa baboy dito. Minsan pagka tapos mong makuha yung laman, yung kernel, yun ang bibigay mo naman sa baboy. So, kumain ka na, may pagkain din yung baboy. Yes, ma'am. Opo. Kapag nilaga po yun. Pero kapag may time na nadadry siya, na hindi siya nabibenta, so pinapakain din po namin sa manok. And then yung kanyang corn cobs ay ginagawang wood vinegar. Vinegar? Wood vinegar. Ano yung wood vinegar? Ito po yung sinusunog po yung corn cob. And then yung uso, kinakatch. So merong equipment. Yes. And then yung moist, kukunin na for the vinegar. Kasi po, pag nag-condense yung smoke, di ba magli-liquefy? Yes. Okay. Ang pangalan po kasi dati nun is liquefied smoke. Liquefied smoke. Opo, pero wood vinegar po ang tawag doon. Oh. Ang scientific ano niya is wood vinegar. Oh. So, kayo nagbebenta din ng ganito? Hindi po, gumagamit doon sa Ito ay pang consumption ng tao, no? Ang wood vinegar? No, ma'am. Consumption po yan ng halaman. Ah, okay. Para sa halaman. Parang ito na yung pinaka ano nyo, fertilizer na rin. Fertilizer and repellent. Oo. Insect repellent. Ay, ang galing. Na-amaze po ako doon. Walang tapon eh. Ganun po sa integrated farming. Wala pong tapon. Lahat merong makikinabang. Opo. Ang galing. Ma'am, 2016, 2021, nag-pandemic. Paano naka recover, o hindi naman naka-recover, paano ang inyong naging adjustment nung nagkaroon tayo ng pandemic? Yung sa delivery po ng products namin, medyo delayed. Medyo delayed kasi kailangan naming mag-seek ng permit bago kami lalabas. And then, yung first, yung talagang kasagsagan po niya, mga March, April, hindi po kami nakalabas ng San Antonio. So, within San Antonio lang, yung nag-consume ng aming product. Pero ngayon, maluwag na. Yes, ma'am. Maluwag na po ngayon. Ano to, may nakakapasok na sa farm nyo? Wala pa rin po. Hindi pa rin kami nagpapapasok. Pero na nag-deliver kami tuloy-tuloy. Hindi na putol yung pag-deliver tuloy-tuloy po. Opo. Naka-schedule po kasi ang delivery. Weekends lang. Kasi nga may pasok kami ng weekdays. So, maliban sa pag-farm, meron talaga kayong pang-trabaho. Tama po ba, ma'am? Yes po. Sa university po. Oo. You're still a professional. At maganda. Alam mo, ma'am, parang ideal yan eh. Yung hindi ka lang nakafocus sa farm. Kasi meron, lalo na sa'yo. Ikaw ay professor sa Agri. No, ma'am. Ang asawa ko po ang professor. Ah! Ako po ay researcher. Researcher? Oo. Oo. At magkatuwang kayo dyan sa farm. So, maganda yung inyong pagkaka, nagko-compliment. Opo.
Ma'am, ano ang encouragement po natin para po sa mga kababayan natin? Nasubukan din po ang pagpa-purple corn. Okay. Para sa atin po mga kababayan na gustong mag-purple corn, suggestion ko lang po, huwag kayong magtatanim ng by the hectare. Kasi pwede naman kayong magtanim ng continuous kasi 68 days lang naman yan. So after 68 days, pwede na naman kayong magtanim. Basta po huwag yung kalilimutan ang kanyang fertilizer requirement. Meron naman po dyan. Importante po yung soil analysis natin. Every after ng tanim natin bago tayo magtanim ulit, kailangan po natin ng soil analysis para maibigay natin yung tamang pagkain ng ating halaman. Para po maibigay din niya yung tamang size, puno yung kanyang kernels. And then, kung gagamit po kayo ng pesticide, so ini-encourage ko po kayo na gumamit na lang kayo ng technology na buhangin. Kung gusto nyo lagyan niya ng pesticide, lagyan nyo lang ng konti. Thank you, Ma'am Flor, sa inyo pong pagsama sa amin. Ang daming bagong kaalaman ang nadagdag sa amin, lalo na po dito sa Purple Corn. Welcome po, anytime. Sana susunod din makabisita kami sa inyong farm pag maluwag-luwag na dyan. Yes, ma'am. Okay na po. Medyo maluwag na po kami. Parang level 2 na. Mm-hmm. Pareho na dito sa amin. Level 2 na. So susunod din makabisita pagka kami mag-on-field na ulit. Sige, makadalaw kami dyan. Makita namin ang inyong farm. Okay po. Thank you, ma'am. At ito nga po, isang kaalaman na naman tungkol sa agrikultura ang ating napag-usapan. Ang Bukid Diwa na isang integrated diversified farm na nagpo-produce po ng purple corn. At ang purple corn naman ay meron dalawang klase. Yun na yung purple magic at purple germ gem. At mas mataas nga po ang presyo nito sa ating pagbebenta. Kaya nga po sa ating mga kababayan, ni-encourage namin kayo na tignan nyo at pasukin po natin ang negosyong purple corn para naman po may dagdag tayong kita. Ito po ang Agriya Project.